makapagbigay nga ng opinion about dito sa issue ni Duterte at ating presidente. Well, at mga nagva-vlog na nagsisiraan, tapos kay Maharlika din. Sa akin, hindi sila real talker. Real destroyer at nagbibigay ng chaos. Kasi nagsisiraan lang naman yung ano eh, punto nila dun. Yung ito kasi ganyan, ganito. Nag-shame naman ng isang tao yun. Ang anuin na lang natin, kung talagang ugali na nilang mag-drugs sa buhay nila, basta alam nilang ginagawa nila sa sa papers nila or trabaho nila. Dito sa Pilipinas, kung isa silang leader, imposible namang wala. Kunti lang siguro ang hindi gumagamit. Imposible naman, artista nga eh, di ba? Pampa-alak nga eh, drugs yun eh, di ba? Delivery, wait lang. So tuloy natin. Ang real talker po is nagbibigay ng advice, ng motivation, nagbibigay ng salita tungkol sa tunay na buhay. Nagpipreach, kung gusto mong ipreach yung Bible, tungkol kay Panginoon, Jesus Christ, or ano napapansin mo na hindi maganda, tapos gusto mong baguhin sana nila. Hindi yung, ito ang kinagsnang kasi natin, ng mga Pilipino eh. Yung ay, kilala natin yung isang tao, lalo kung nandun siya sa social media, isang artista, isang nakaupo sa gobyerno, sabihin natin. Known persons, personals. Tapos kung may napansin natin, hindi maganda para sa mata natin. Katulad ng nagda-drugs na yan. Parang kilala na natin siya hanggang ulo hanggang paa. Pati nung pinanganak siya. Ganun ang judgment na alam natin, pang-uuyam, pang-lalait, shaming. Hindi po yung real talk. Ang real talk is itigil po natin. At yung totoong buhay na lang ang pag-usapan natin. At yung corruption na ginagawa nila. Kasi marunong din naman silang magmahal ng pamilya nila kahit may masama silang ugali. I-accept natin na ganun ang buhay, hindi lahat perfect. Kasi parang gusto natin idiin na maging perfect sila eh. Hindi po kasi natin ma... Parang pagsabihan na lang. As a vlogger. Or tagapagsalita. Sa isang social media. Or tagapagsalita ng truth. Iba kasi ang... Pandinig ko sa mga salita ni Maharlika eh. Ang lakas ng boses, ma. Ang boses niya, oo. May courage and confidence siyang gawin. Pero lahat naman ng sinasabi niya is about power, money, and paninira. Naniniwala po kayo sa mga ganun? Pangbabash, ganun, ang ginagawa po niya. Bago natin sabihin sa iba, tignan muna natin sarili. Kaya bago ko ginawa to, tinignan muna kong sarili ko. Magsalita ng truth. I cleanse myself first through that healing. Kaya may lakas loob akong magsalita ng hindi maganda na napapansin ko at kailangan po nating baguhin. Kasi ginagawa ko din naman sa sarili ko. Akala mo naman ang perfect mo. Thank you, sinabi mo yan sa akin. Kung sasabihin mo yan sa akin. Akala mo naman totoo yung sinasabi niya, peace in peace. Ace in peace. Thank you din. Sinabi mo yan sa akin. Sasabihin mo sa akin yan. Kung ibabalik mo lahat yung sinabi ko sa akin. Ito din ang sasabihin ko as an advice or motivation sa gustong gawin din to or gumagawa. Hayaan niyo po silang magsalita ng ganun. Yan ay part ng purpose natin. Kasi masakit po talaga ang makinig ng totoo. So, kailangan nating i-build yung understanding, patient control sa kapwa natin. At intindihin na may masasaktan talaga tayo. At ibabalik nila sa atin yan. Kaya nga, palakasin mo yung loob mo. Gawin mo yung trabaho mo sa sarili mo. Para yung transmute magiging positive sa'yo, hindi negative. Yan ang peace and ease. Ease and peace.
kaluwagan ng loob na sinasabi nila. Na kahit anong gawin nila, hindi nila masisira. Kung sino ka ba talaga, kasi kilala mo yung sarili mo na, di ba? Kasi ginawa mo nga yung trabaho sa sarili mo. Kung hindi po, masisira at masisira talaga yung is in peace na pinagtatanggol mo or inaalagaan mo sa sarili mo. Kasi kahit hindi nila sabihin yung pangalan mo, totoo yung taong nandyan ka nakatayo tapos may biglang dumaan sa harap mo or may katabi kang biglang may nagsabi ng parinig. So maririnig ng ego and pride mo yun. Parang may konting matatamaan sa'yo. Yun yung pride and ego. Yung tawa nila mismo, parang nang-uuyak. Para kaya mong i-handle ang mga ganun na sinayo. Kasi sabi nila, di ba, ang magaling magsalita is madaling masaktan din. Paano kung ito makukuha ko? Kaya mong magsalita ng ganito? Ang katotohanan. Pero kaya mo ding sanggahin yung mga sinasabi nilang judgment sa'yo. Kasi hindi naman kasi sila nagtanong. Kaya ganun ang sinabi nila. Hindi sila naniniwala. Merong doubt sa kanila. Or fear. Kaya nila nasasabi yun. Levels, understanding, knowledge, and intelligence has all levels. Pagpapairalin din natin yung pride and ego natin katulad ng nagjudge sa atin or nagbibigay ng shame. Katulad din natin sila. Binababa din natin yung level na pinaghirapan po natin. Or yung level na well, compare natin sa low vibrational and high vibrational. Kung nga doon ka sa high vibrational, tapos yung person or karmic person. Karmic person is yung nandun pa sa part na hindi pa siya nag hindi pa siya na-heal pag sa healing, hindi pa na-heal yung traumas and pains niya, lahat napapa-compare niya, lahat na-blame niya negatively. Lahat-lahat na about negative, mapupunta ka din sa level na yun. Imbis na nandun ka na sa, malapit ka na sa high vibrational o malapit ka na umalis sa being a karmic person. Pag biglang nawala yung word. Natamaan ka sa sinabi ng tao na yun. Tapos nag-freak out ka. Wait lang. May tao. Ayan. Nag-freak out ka, nag-away kayo. Same level po kayo. Ganun po kasi yung ginagawa nila eh. Hindi po din patama to. Kung may natatamaan po, sorry. I-build up mo yung hurtful feelings mo at angry issue mo. Maintindihan mo ako kung ano yung ace in peace na yan. At freedom mo sa pride and ego na yan pag nakaalis ka na. Matutulungan mo yung sarili mo, matutulungan mo din yung iba. At magagawa mo din yung purpose mo dito sa mundong to. Hindi about pag-share ng ganito or di kaya lahat ng ginagawa mo. May progress. Kahit konti lang na words, may magsasabi ng magsasabi sa'yo ng ate. Kasi may sa mga kabataan kasi lalo pag nakikipagkwentuhan ka, very sila sa words tapos nakikinig talaga sila. May mga kasi na akong na napapag-sharean tapos ate pag nakikinig ako sa iyo minsan may nakukuha akong kakaiba na advice or parang lagi kami naisip na ano kasing English nun or Tagalog? Diba yan? May naisip kang bagong paraan, parang ganun. So, minsan, natatry din nilang pag nagtanong ako, ganito, ganyan. Sila din mismo nag-open up. Ate, alam mo na pa na natry ko na yung sinasabi mo minsan na ganito, ganyan. Totoo nga. I-open lang po natin talaga yung observant and vigilant. Kasi
siya din nagsabi mismo na trinay ko din maging observant. So, I'm very thankful na may nakikinig din pala. Na hindi lang pumapasok at lumalabas. Pero minsan, mga kabataan, madaling maano din yung feelings nila kasi nagbi-build up pa. Parang pabalik-balik sila na parang walang nangyari, parang nasa old age. Pero at least, pag napapansin mo, nag-i-improve. Dati, pag ganun na na-stress na daw sila, na-depress na sila, or dumadating ang parang anxiety, nandun lang sila nakamukmuk. Minsan daw, gumagawa siya ng paraan para hindi siya laging nag-iisip. Dahil sa hirap ng buhay, syempre, tapos, kulang pa yung binibigay ng parents na allowance. Syempre, kung gusto mong tulungan sila, wala kang maitutulong. So, advice and motivation lang ang mostly na binibigay kong tulong. Kung kaya kong magbigay ng kahit konting cash, kung meron ako, nagbibigay ako. Pero pag kailangan ko, nag-ano talaga ako kasi sana malapit na akong matapos sa ano na yan. Napapasama talaga yung problema sa ano eh. sa pera at loan. Yeah, tama din yun. Ugaliin po natin, pag marunong po tayong umutang, kailangan din natin marunong magbayad ng utang. Kasi yun din yung isang part na nag-curse. Kinu-curse natin yung sarili na natin na ano eh. Na huwag umalis sa sitwasyon nating hindi maganda. Kasi paulit-ulit nating ginagawa na utang tayo, tapos utang tayo pambayad, tapos utang ulit tayo para pambayad sa utang. Hindi na tayo gumagawa ng solusyon. Hindi po yung kasi tawag na, hindi po matatawag ng solusyon yung utang ka, tapos babayad ka ng utang, tapos utang ulit. Lalo kang malulugmok. Paano kung yung maliit yung utang mo nung una, tapos may nalaman kang isang company or isang co-op or isang taong nagpapautang mas malaki? Excuse me. Nabayaran mo yung unang maliit na utang mo, pero mas lumaki yung utang mo. Kasi mas malaki nga yung inutang mo sa second. Tapos may nakita ka ulit na mas malaking magbigay ng utang, nabayaran mo yung medyo malaki na utang. Tapos lumaki pa yung interest. Minsan nga, ano lang eh, utang nang hindi nagbabayad ng utang. Nagdidelusyonal, inilusyonal na po tayo na dahil sa utang tayo ng utang, lahat ng ibibuild nating business. Kung gusto natin mag-business, kasi may kakilala po akong ganun eh. Utang siya ng utang para mag-build ng business. Pero hindi marunong magbayad ng utang. Tinatakbuhan niya lagi. Grabe na try po yun. Tapos ikaw pa yung ano? Sabihin ko nang nagkaroon ako ng boss na ganun. Tapos hindi na ako magbabanggit ng ano pangalan. Tapos ikaw na ano, nagbabantay. Ikaw ang pagsasabihan ng ganito, ganyan. Ikaw yung pag wala kang sales, dudukot ka na lang sa wallet mo para hindi ka mapagsabihan din naman ikaw ang umutang. Ayun, hindi nag-perspire yung ano, business. Kasi galing sa utang. Okay lang siguro kung parang yung ibang Chinese or ibang businessman na, sige, umutang siya ng 1 million. Poor sigido siyang gumawa ng paraan. Kahit mag-ano siya ng advertisement dyan para i-ano niya yung business niya. Siya din mismo ang gumawa. Pero yung boss ko kasi yun is umaasa siya sa nagtatrabaho sa kanya. Paano kung yung ano yung nagtatrabaho sa kanya is walang pakialam? Walang pakialam kung may pumasok na sales or meron. Ako kasi, syempre isipin ko din yung ano, boss ko, na wala siyang mapapasahod sa akin kung wala akong sales. Ganun din po kasi mag-isip pagpan. Yun din yung natutunan ko sa pag-aaral, kasi may mga teachers na nagsasabi na kung nag-work naman kayo, nawala na po yung mga ganung tao ngayon. Hindi lang po teacher. Kasi na tapos na natutunan ko din naman sa lola ko yun. Kasi siya ang lagi namin kasama nung kabataan namin. Na kung pumasok ka sa loob ng bahay, kailangan tignan mo yung manners and attitude mo sa loob ng ibang bahay. Tapos kung magtatrabaho ka, dapat ayusin mo. Kasi ang dating trabaho daw ng lola ko is katulong. Ayusin mo yung trabaho mo, kasi syempre yung amo mo din, nagtrabaho din yan para sa sweldo mo. Nawawala na ata kasi ngayon yun. Tapos syempre yung amo din na may concern sa kanyang worker. Kasi meron, na-try ko din naman yung ano eh, yung amo na 50-50 at meron din yung walang pake. So parang dapat lahat ng sasabihin mo, lahat ng oras mo, lahat ng parang susulitin, sagad-sagad pa.
Napata, parang pati yung hangin na sinisinghot mo or nakapati nga sarili mo or soul mo, nabili na niya. Nasa, yun yung nasa utak niya. Parang, hindi naman niya sinasabi, pero yung action. Tapos nakaranas din naman kami ng ano, kasi syempre kami ang nagbantay dito. Nakaranas kami ng iba-ibang kwan. Iba-ibang lugar yung carpenters dito. Hindi dito. So, naka-experience kami ng yung ginagawa mo ng lahat, yung pinapakain mo ng tama. Merong pang-umaga, lunch, dinner, tapos dalawang merienda. So, parang limang beses. Hindi pa kinakain na yung pagkain na binibigay. Tapos wala pa kaming aso nung sayang. Lagi na lang may naiiwan. Tapos sasabihin ka pa ng controlive. Yung napagalitan mo lang ng konti kasi may napansin kang hindi maganda sa trabaho niya. Iisipin, syempre iisipin mo din yung nagbibigay ng kahit hindi kami ang naghirap para sa pera ng pampagawa ng bahay na to. Syempre iisipin din namin yung hirap niya doon. Yung hirap niyang magtrabaho para trabahuin yung pera para ipagawa yung bahay. Yung pagsabihan kang controlive, yung pagsabihan mo pa, may mga video naman ata ako dito na ano, yung hindi sila marunong mag-ayos ng gamit. Minsan, hindi lang sa madumi, pero pati yung materialis. So, yung bagong materialis parang naging old. Or, kung basta-basta na lang nila, kung saan-saan nilalagay. Yung mamaya-maya, bili, parang nawawala yung gamit, bili ka na lang ng bili. Lalo siguro nung kwan, nung very first time namin, nung tumatagal na namin, ay, ganito pala dapat. Medyo maluwang kami kasi hindi namin alam yung ano. Basta binantayan lang namin. Hindi namin alam kung niluluko kami or hindi. Kung ginagawa nila yung trabaho nila o hindi. Arawan pa yun, ah. So, medyo na ano na kami. Kaya ginagawa na lang namin contract. Kaya mas maganda pag pag-ipunan nyo muna na lang yung ano, yung budget, tapos i-contract nyo na lang. Para pwede nyo, kung walang, pag may napansin kayong hindi maganda sa trabaho nila, pwede nyo pong i-complain. Kasi contract. Hindi po arawan. Ewan ko ba kung anong pagkakaiba ng arawan at contract parehas, pero mas napapagalitan mo or mas na ano mo yung complain mo pag or contract kasi. Kahit medyo mataas yung price, pero parehas. Kasi pag sa arawan, may teknik po sila eh. Parang medyo nilalaro nila para mas humaba yung araw nila. Ganun pag sa construction. So, balik na tayo sa usapan. Sa ganitong scenario siguro, bago tayo magsalita ng ganito, reflect po natin muna yung sarili natin. Kasi alam ko, maraming nagda-doubt sa akin. Marami din naman na natatakot. At marami ding nanlalait or nilalaso. Yan po kasing tawag dun. Hindi naniniwala, parang ganun. So, yung energy ko na po dun is I don't, wala na po akong pakialam sa opinion nyo. Move on or I don't care. And okay lang din naman na magbigay kayo ng opinion. Mag-comment kayo kung may tanong ganun or dagdagan ng opinion. Okay lang din po. Pero yung opinion na bash, okay lang po yun. Kasi kung hindi po natin ilalabas yun, alam ko po ang pakiramdam nun. Mas maganda ilabas mo po. Kailangan mong i-comment, sige. So tayo na nakakabasa ng mga ganun na comments sa ibang videos na tayo na mas nakakaintindi sa ganun. Intindihin nyo na lang po. Or bigyan nyo ng advice na mag-open ng kanilang awakening sa kanilang understanding. So ganun po. Yung part na yan, baka pang-alis nila ng ano, stress nila.
Kasi politics is very stressful, of course. Lalo pag may kalabang ka. Pero sa totoo lang, parang bumalik ulit sa dati. Si Duterte parang naging... nung part ni Senior Marcos at yung nag-a-against sa kanya na party. Parang ganun si PBBM at si Duterte ngayon. Parang walang pagkaiba noon. Kailan kaya sila magtutulungan? Ano? May nakita kong video. Tama yung ano na to, na imbis na magtulungan sila, nag-ano sila, nag-focus each one another. Parang hindi maganda sa image ng country din natin. Mas may budget pa sila mag-siraan kaysa yung magtulungan. So, panoorin natin to, yung sasabi ko. Pumalag ang ilang mambabatas sa mga batikos kahapon ni Vice President Sara Duterte kung saan pinuna niya ang ilang ahensya pati ang kamera. Tingin ng isang eksperto, senyales yan ng pagiging oposisyon ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hindi nagustuhan ng ilang mambabatas ang open letter na inilabas ni Vice President Sara Duterte kahapon kung saan isa-isa niyang binatikos ang ilang ahensya at mga mambabatas. Kaugnay sa napabayaan umanong estado ng kalusugan, seguridad at patuloy na kahirapan sa bansa. Kung si Senator J.D. Ejercito ang tatanungin, mas lalo raw pinakita nito ang matinding lamat sa relasyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Bagamat naniniwala siyang constructive o para sa ikabubuti ang layunin ng litanya ni Duterte, hindi pa rin daw maganda sa imahe ng Pilipinas sa international community na magkaaway ang Pangulo at Vice Presidente. Siyempre, nakakaroon ng doubts about our political stability if the top two officials are not united or not don't have a very good working relationship. Matipid naman ang komento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa issue. Tingin niya, nag-kontrasona na lang daw sana si VP Sara. Tila nagpanting naman ang tenga ng ilan ding mambabatas sa kamera nang sabihin ng Vice Presidente sa sulat niya na deserve daw ng mga Pilipino ng maayos na gobyerno. Banatuloy ni Manila Representative Joel Cua, magaling lang daw sa matatamis na salita si VP Sara. Pero kapag tanungin sa mahalagang issue, puro lang daw drama. Tinawag din niyang komedyante ang vice na panay selfie raw at feeling artista. Pero wala raw resibo ng aktwal na nagawa at kung ano ang ginawa niya sa kanyang budget mula noong 2022 hanggang 2024. Para naman kay UST Political Science Professor Froilan Kalilong, malinaw na pumuposisyon na si VP Sara bilang oposisyon ng Administrasyong Marcos. Political strategy rin daw ito ni VP Sara. She really is trying to position herself as the voice of the opposition advocating for systemic reform. I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership. Para naman sa kilala ring oposisyon ng Makabayan Block, hindi raw nila kailangan si VP Sara sa hanay nila. Bagamat sang-ayon sila na deserve ng mga Pilipino ang mas maayos sa pamamalakad ng gobyerno, hindi naman daw kailangan na Duterte o Marcos lang ang iluluklok sa pwesto dahil pwede rin itong manggaling sa masa. Wala pang bagong tugon ang Malacanang sa mga batikos ni VP Sara. Pero sa isang event kanina ni Pangulo Marcos, may binanggit siya tungkol sa mga buha batikos. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for our political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Diba? Tama yung sinasabi ng Juan? Parang yung image ng Pilipinas is pati sa mga tao, promise. Hindi lang sa leaders. Para tayong naging arrogant sa ibang country. Arrogant. Ano ba yung gusto-gusto nilang tawag sa atin? Arrogant idiot. No knowing. Hindi na tayo yung ano, the golden blood of God na pinalawak nating Christianity. The royal blood of God. Kasi tayo mismo ang nagsisiraan. Tayo din mismo ang nagbibigay ng case sa isa't isa. Tayo din mismo ang napapairal ng ego and pride natin. Tayo na mismo yung nagbibigay ng
divisions and discrimination sa isa't isa. Ang alam lang natin is mag-uyam or mag-shaming, mag-bash, kukunti lang siguro yung matured persons. Yung lagi na sa isip natin is money, power. Kung may nagsasabi ng advice, motivation, or truth, lalo pa natin dinadown yung person na yun, lalo natin kinakahiya. Bakit kaya natin kinakahiya yun? Totoo naman ang sinasabi ng taong yun. Blessings sana naging unblessings. So kung may test tayo ganun, hindi na tayo pumasa. So hindi natin makukuha yung blessings na dapat ibibigay ng Panginoon sa atin. Imbis na makinig tayo, mag-reflect, pinairal na lang natin yung ego and pride. Siniraan natin. Below the belt pa, inapak-apakan ng pangalan or kung hindi mo man inapakan physically, dito at sa bibig. Lalo yung gagawa ng black magic na yun talaga, no? Yung mga voodoo kulam. Kailangan natin itigil yun. Kung hindi natin ititigil yan, may side effect talaga yun. Lahat ng binibigay natin sa universe, may side effect. Hindi at itigil yung kasamaan sa mundo. Yan yung side effect ng black magics na yun. Yung ritual. Yung inisip natin hindi maganda, yung sasabi natin hindi maganda, yung ginagawa natin hindi maganda. Pabalik na balik at pabalik-balik hanggang tayo mismo ang masisira ng mga tao. Yung hindi natin i-accept yung growth sa ating sarili. Yung hindi natin i-accept na minsan dapat huwag natin ipairalin yung pride in ego. Na kailangan din natin i-set aside yun. At i-realize kung ano ba na talaga yung katotohanan na yun. Yung tamang daan na yun. And last, before I end this video, na kailangan nating i-accept na lahat ng mararanasan natin is hindi maganda. May hindi talaga maganda para mag-growth tayo. At mas lumakas pa. At mas maging matured pa. And kasi lagi kong nakikita to is pati sa comment kay Lapid. I-ano natin yung video na yan. Panoorin natin. Mag-iingat ka na. Presidente Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. Yung pagmi-meeting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong niyo, suportahan ka raw, baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala ro, walang totoong sinabi yun. Diba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin niyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala! Ibig sabihin, proven na yan. Ha? Mga kaibigan, sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito, sa mga ipinwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Hindi mo ba? Ang pinagsisilbihang Panginoon, kung kalimutan po natin yan, na nangyari na yan, forgive natin yung mga pangyayari, pero huwag natin kalimutan, yung sakit lang. At ipaunawa natin sa mga leaders natin, na kailangan natin ng maturity, matured na leader, hindi nagbabangayan. Kasi sila mismo ang leader na sila mismo ang example ng pagiging kid energy. Ipanindigan natin na kailangan namin ng mature na leader. Kailangan namin ng mature na leader. Hindi bata. Hindi nagbabangayan dahil sa position, power, and money. Yung mature talaga na mag-lead dito sa bansang to para kumandaman lang yung energy niya. Kasi hindi na kasi talaga maganda yung energy ng ating bansang to. Malakas na po yung negative. Antichrist. Kukunti lang po yung lumalaban para sa katotohanan, sa light na kailangan ng bansang to. Si leader mismo silang sample na sample di ba? I mean, hindi lang yung president yung mga sanga niya. Tapos yung dati,
So, kailan kaya magiging masaya tong bansang to? Lagi na lang malungkot kaya. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share so you'll get my next videos.